Magandang araw muli sa inyo mga guys. Ipapakita ko na naman sa inyo ang isa nating gagawin na kung paano ang paghati o pagpartisyon sa isang external hard drive or external hard disk. Isa itong WD My Passport Ultra. Bali, hahatiin natin sa apat to mga guys yung kanyang disk. Ngayon, panoorin niyo yung video para nang sa ganun ay matutunan nyo rin kung paano ang pagpartisyon o pagbalik. Pagka ayaw nyo yung kanyang partisyon, pwede nyo yung ibalik sa dati. Ganun. Ito, 1000 GB ang hard disk na ito. Una natin gagawin ay isasaksak natin dito sa computer or laptop. Yan. Bali, diyan natin na ipapartisyon sa laptop or computer. Yan, bali nag-open na siya. I-close muna natin siya. Bali yan po, naisaksak na po natin yung ating external hard drive sa ating computer. I-open po natin. Ito po yung ating external hard drive. Ang pangalan niya po ay My Passport. Yan po, letter G siya. Ngayon, i-close po natin yan. Tapos pupunta po tayo dito sa start menu. Right click po natin. Right click. Ito po, kung makikita nyo po yung disk management, kiklik po natin yung disk management. Yan po, hintay lang po natin ng konti. Yan po. Kung makikita nyo po, ito po yung ating My Passport G. Yan po yung ating external hard drive. Bali, ang lumalabas po sa kanya is 931 GB. Yan po. Bali, hatiin po natin yan sa apat. Gagawin natin 500, gagawin natin 200, saka 150, saka yung tira po, yun na po yung pang-apat na hati. Yan na po ngayon yung ating disk management po. Ngayon po, kung gusto nyo po ng ibang option para makapunta sa disk management, i-close po natin ito. Right click din po natin. Pupunta tayo sa control panel. Dito po, control panel. Yan po. Tapos pupunta tayo sa system and security. Kiklik po natin yan. Yan po. I-scroll po natin pababa. Tapos pupunta tayo dito sa administrative tools. Dito po sa baba. Ayan, makikita nyo po itong create and format hard disk partition. Yan po. Mababasa nyo po yan. Kiklik po natin yung create and format hard disk partition. Yan po. Yan. Bali, pumunta rin po siya sa disk management. Yan o, pinalaki po natin ng konti. Ngayon, ito po yung ating external hard drive, itong My Passport. Ngayon po, kiklik po natin yan. Right click po natin. Right click. Tapos, makikita nyo po dito sa baba yung shrink volume. Dito po, shrink volume. Kiklik po natin yan. Yan. Wait lang konti. Yan po. Bali, ito po yung kabuuan ng ating external hard drive. Yan po. Bali, unang gagawin po natin ay maglalagay tayo ng 500 GB. Ihiwalay po natin yung 500 GB kasi po ang kabuuan nitong external hard drive is 1000 GB po lahat. Yan. Didelete lang po natin yan. Ngayon po yung 500 GB, bali 6 digit po siya. Yan, tatype natin yung 5 25 0 0 0. Yan po. 5 25 0 0 0. Bali 6 digit po siya para maging 500 GB po yung una nating ihiwalay o ipapartisyon dito sa
1 terabyte na external hard drive. Yan po. Bali, ito na po yung kasunod. Shrink. Kiklik po natin itong shrink. Yan, clinic po natin. Yan po. Yan, kung makikita nyo po yung unallocated, bali 512 GB po siya. Yan. Para po mabasa na ang ating computer, yung 512 GB na siniperate natin una, i-right click po natin ulit. Kung makikita nyo po, yan po yung color block. Right click. Tapos, new simple volume po. Yan. Kiklik po natin yung new simple volume. Yan. Ni-next lang po natin. Yan po. Next ulit. Yan. Bali, ma-assign siya sa letter H. Yan po siya. Next lang po. Yan. Bali, in TFS file po siya. Yan. Wala na po tayong gagalawin dyan. Next lang po siya ulit. Yan. Tapos, finish. Pipinish po natin. Yan. Bali, formatting po siya. Ito po. Yan po, nagbukas na po siya yung 512 GB na una nating siniperate. Para po makikita nyo, clinos po natin, i-open po natin yung ating may computer. Yan po. Makikita nyo po siya, bali dalawa na po yung ating bakante dito sa ating 1000 GB na external hard drive po. Yan, ito yung ating unang siniperate. Bali, letter H na po siya ngayon. Yan. Close po natin ulit. Ngayon po, bali, maghahati po tayo ulit ng 200 GB. Kasi hatiin po natin siya sa apat. Bali, apat po. I-right click po natin ulit dito sa letter G. Right click. Tapos, shrink volume po. Ganun din po ulit. Yan. Tapos, i-delete po natin itong naka-highlight ng kulay blue. Maglalagay tayo ng 6 digit ulit po na 210000. Bali, 4 na 0. Bali, 6 digit po siya. Yan. Tapos, shrink ulit. Yan po. Kung mapapansin nyo, may nahiwalay na naman siya na 205 GB. Yan. Ra-right click po lang natin yan. Tapos, new simple volume ulit. Next. Next. Yan po, letter I. Bali, madidestino siya sa letter I. Next. Next. Finish. Wait lang po natin. Yan po mga guys. Letter I na siya. Titingnan natin ulit sa may computer. Yan, bali tatlo na po siya. G, H, and I. Close natin ulit ito. Pupunta na naman tayo sa letter G. Ngayon po, i-right click natin ulit. Tapos shrink volume. Yan. Bali, may natitira pa siya sa 213 GB. Ngayon, hatiin na po natin yon para maging apat po yung ating partition sa 1000 GB na ating external hard drive. Yan. 10600, tatlong 0. Yan. Bali, 6 digit pa rin po siya. Shrink volume. Yan, wait lang po natin. Yan po. Yan, bali, 4 na po siyang hati. 110 GB, 103 GB, 205 GB, saka 512 GB. Yan po. Para po maano natin mabasa ng ating computer yung naka-black color, ganun din po ang ating gagawin. Right click. New simple volume. Next. Next, 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 finish. Ganun lang po ang pagpartisyon ng ating external hard drive. O, yan po. Clinus po natin. Ayun, i-open natin yung ating may computer. Yan po. Kung makikita nyo po yung ating space, bali, apat na hati na po yung ating external hard drive. Letter G, H, I, NJ. Ngayon naman po, kung gusto po nating
ibalik sa dati, kung ayaw nyo po yung kanyang partition, bibigyan ko po kayo ng example. Bali, pagsasamahin po natin yung letter G saka letter J. Yan po, pagsasamahin po natin ulit. Ito po isang example lamang. Kung ayaw nyo po yung kanyang partition, ibabalik po natin yung letter J dun sa letter G natin. Yan po. Papakita ko po sa inyo. Panoorin nyo lang po itong aking video ng continuous para po matutunan nyo rin kung paano po ang pag-partition at pagbalik po ng partition sa ating external hard drive. Yan po. Kung makikita nyo po itong naka-letter J, ira-right click lang po natin yan. Right click. Tapos delete volume. Yan po, delete volume po. Yan. Clean it po natin. Yes lang. Wait lang po natin siya. Yan po. Bali, i-delete po natin itong free space na po na ito. Right click po natin. Delete partition. Yes. Yan po. Bali, na-delete na po natin siya. Tapos, ibabalik po natin dito sa my passport G. Yan po. Kung nakikita nyo po siya, naka-color black na po siya. Ngayon, ira-right click po natin itong my passport dito sa ating external hard drive. Tapos, extend volume po. Yan, extend volume. Yan, ni-next lang po natin. Yan po, next. Tapos, finish. Yan po. Bali, bumalik na po siya mga guys sa tatlong partition yung ating external hard drive. 213 GB na po siya. Tapos yung isa naman, 205 GB. Tapos yung isa, 512 GB. Yan po yung kinalabasan ng ating external hard drive. Bali, tatlong partition po siya. Binalik po natin sa tatlo. Kasi kanina, apat. Ngayon, binalik na po natin siya sa tatlo. Yan po, bali tatlong partition na lang po yung ating external hard drive. Yan, at nagpapasalamat ako sa inyo mga guys. I-click nyo na yung ating subscribe button at notification bell. At thumbs up dyan ay pindutin nyo na rin para lagi po kayong updated sa ating mga video pang iyan mga guys. Maraming salamat po sa patuloy nyong pag-support at panonood ng aking mga video sa aking YouTube channel. See you on my next video.